Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kanwalhatian. Panginoon naming Diyos, ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesu Kristo, Pugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalunok-lok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligayan niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo,
kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya sa kanya at kanyang sinabi, Rabboni, ang ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa staff natin, kung naririnig, medyo iba yung dating ng sound. Hindi ko alam kung malinaw ang dating sa inyo, pero sa pandinig ko, medyo hindi malinaw. No? Sana paki-adjust ng konti, no? Sa IT natin, yung ating sound.
Okay, kamusta po? Mabuti naman? Okay. Ngayon po ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena, o Mary Magdalene. Ang sabi po ng mga scholars, hindi ito yung Magdalena na tinatawag na prostitute. So hindi po siya yun. No? Dahil nga nung panahong iyon, maraming pangalan na Maria. Pero nililinaw natin ngayon na hindi ito yung prostitute. Bagamat, base din po sa kanilang pagsasaliksik, si Maria Magdalena ay siya yung tinulungan ni Jesus, pinalaya mula sa pagsapi, no? Yung possession ng demonyo. Sabi nga, sa kanya'y pinaalis ang 7 demonyo na sumapi sa kanya. Yan. So, imagine niyo po yung paghihirap na dinanas ni Maria sa pangaalipin sa kanya, pagpapahirap sa kanya ng demonyo. Kaya, nung dumating si Jesus, nakaramdam siya ng kalayaan. Yung gusto nga pong lumaya, pumalakpak nga po. Okay. So, ulitin ko sa IT, paki-adjust yung sound. Kaya ko pinapalakpak para alam ko kung medyo malinaw ba yung aking pagsasalita, no? Okay. Pag nilayan natin ito, no, yung buhay ni Maria Magdalena at kung ano ang nais na ituro sa atin ngayon. Kanina, bago tayo magpatuloy, si Maria Magdalena ang nakaranas ng pagpapalaya ni Jesus mula sa mga demonyo. At simula noon, hindi na umalis si Maria Magdalena kay Jesus. Naglingkod na rin siya kasama pa ng mga apostol. Kaya ang isang titulo ni Maria sa kanyang kapistahan, tinatawag siyang alagad na mga alagad. Apostle to the apostles. Yan. So may mga kababaihan din po na naglilingkod, na sumunod, na nakaranas nga ng pagmamahal ng poong Jesus Nazareno. Tandaan niyo po ulit, ha? Ang pagmamahal ng poong Jesus Nazareno ay nagpapalaya sa atin sa anumang kahirapan na dinaranas natin. Pagmamahal ng poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Yan. Kahit sa paanan, yung tagpo, no? Kahit nang ipako si Jesus, siya ay nanatili sa paanan ni Jesus kasama ang kanyang ina, si Maria, yung iba pang alagad. Ganon katindi yung pagmamahal na naramdaman ni Maria Magdalena kung kaya'n nanatili siya hanggang sa kamatayan ni Jesus. Kaya kahit nasa libingan na, punta pa rin ng punta si Maria Magdalena. Yun yung, kasi no, para bang sabihin natin na nahirapan makamove on si Maria Magdalena nang mawala o mamatay si Jesus. Si Jesus na nagmahal sa kanya. Si Jesus na tumulong sa kanya. Yan. Pero ang tanong ni Jesus sa kanya, bakit ka umiiyak? Yan. Bakit ka umiiyak? Kung titignan natin, siguro dahil nga, namatay yan eh. Namatay yung minamahal niya at nagmamahal sa kanya. O, yung konteksto ng pagmamahal ni Jesus kay Maria Magdalena at yung pagmamahal ni Maria Magdalena kay Jesus, huwag niyong ahaluan ng kung ano-anong pagmamahal. Kundi yung pagmamahal ng Diyos sa tao
At dito, ibinabalik ni Maria yung pagmamahal na ito sa Panginoon. Okay. So kung yung tanong ni Maria, ni Jesus kay Maria, ano ang iniiyak mo? Kasi wala dapat o walang, hindi dahil yung nawala yung nagmamahal sa'yo, ihinto na ang buhay mo. Nakuha ba? Hindi porkit namatay yung nagmamahal sa'yo at minamahal mo, titigil ang mundo mo. Kailangan mong magpatuloy. Hindi ka pwedeng manatili sa libingan dahil ang libingan para sa mga walang buhay, para sa mga patay. Na sinasabi ni Jesus, buhay ka pa Maria at mayroon kang misyon. Hindi ka pwedeng iiyak-iyak lang dyan. Ito ang kailangan mong gawin. Sabihin mo sa aking mga alagad na makikipagkita ako sa kanila. Bago pa siya umakyat sa kanyang ama, na kanilang ama, ito yung mensahe na kailangan ipagpatuloy, kailangan dalhin ni Maria Magdalena. Siya ang unang naka-witness ng pagkabuhay ni Jesus. Yan. So ngayon, sa ating pong lahat, marahil ay sinasabi, hindi mo kinakailangan magmukmok, hindi mo kinakailangan manatili dyan. Ano mang kamatayan ang naranasan mo dahil sa pagkawala ng mahalaga sa buhay mo, o pwedeng tao mahalaga sa iyo, pwedeng material na wala sa iyo dahil mahalaga sa iyo, mahal mo ang mga yan, buhay ka pa. Hindi ka pa tapos. May misyon ka pa. Ikwento kung ano yung karanasan mo mismo sa Diyos. Kung naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ikwento mo. Iba yung pagkikwento ng life testimony mo kaysa doon sa puro chismis ang kinikwento mo. Ang kwento walang basihan, ang chismis walang basihan. Ang chismis walang katotohanan. Kwento-kwento ng buhay ng may buhay. Pero itong si Maria, sarili niyang karanasan ang kanyang sinasabi. Kaya bilang deboto, ang kailangan mong ikwento, buhay ni Jesus. Kung ano ang ginawa sa iyo ni Jesus, hindi kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang chismosa. Kasi naguguluhan na rin tayo, no? Ang daming chismis, ang daming mga fake news, na mismo mga deboto din, nakikisali, nakikisawsaw, nakikibahagi sa mga kasinungalingan. Pag, sa ibang gospel account po, no, mababasa nyo doon na mayroon din na inutusan, binayaran nung ibang mga ayaw kay Jesus na sabihin, oh, ito sabihin nyo ha, ninakaw ang katawan ni Jesus. Kaya may dalawang balita na kumakalat noon. Ninakaw yung katawan ng Jesus ng kanyang mga alagad at yung isa na nagsasabing, nakita ko ang Panginoon. Nabuhay siya, buhay siyang muli. Diri mo, noon pa, no? Mayroon ng misinformation, mayroon ng pagbabago ng kasaysayan. Pero ang hindi pwedeng mabago, kahit ano pang chismis ang kumalat, yung katotohanan na ang pong Jesus Nazareno nagmamahal sa atin. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Kaya sana po, yung pagmamahal na ito ng Nazareno, ito yung mag-push sa iyo, magtulak sa iyo, magpalakas sa iyo na magpatuloy, maging mabuti, magpakalat ng mabuti sa ating kapwa. Amen?
Tumayo po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay magatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghanap ng higit na mabuting buhay, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinag, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ngiling pagpapala at buhay na dalisan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangaral sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon, sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus siya'y saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan na may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y alay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay.
Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Pong Jesus Nazareno, kalugdan po rin niyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaungan niyo po kami, umaasa. Pong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ng nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre,
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng